Hello po mga kalutong Pinoy sa Amerika. Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa ating channel. Ngayon magluluto po tayo ng nilagang baka na may twist. Kasi lalagyan po natin siya ng kalabasa. Ito po ang mga ingredients na kailangan natin. Meron po tayo ditong sibuyas, asin, beef bouillon, green beans, ang ating kalabasa. Magamit tayo ng whole peppercorn, black ground pepper. Siyempre ang ating beef. Beef chuck po yung gagamitin natin. Meron po tayo ditong repolyo, pechay, at saka po ang tubig na ipangsasabaw natin. Okay guys, matagal-tagal pong pakukuluan ito, kaya mag-start na po tayo. Pakicheck na lang po yung description below para po sa exact measurement. Maraming salamat po. Ngayon, ang gagawin po natin, ilalagay muna natin yung ating baka dito. Binanlawan ko po ng matagal-tagal to para po mawala yung dugo niya. Ngayon, lalagay po natin yung asin. Yung ating pamintang buo tsaka pamintang durog. Yung ating tubig. Yan. Tapos lalagay po natin itong ating sibuyas. Then nilalagay ko na po siya sa stove guys. Lagay po natin yung takip. At pakukuluan muna natin to, lalakasan muna natin yung apoy. Pagkatapos, hihinaan natin siya mamaya. Okay? Ngayon guys, kumukulo na siya. Buksan natin at tatanggalin natin yung mga dumulutang sa taas na madumi. Yung kanyang impurities or scum. At ngayon natanggal na natin yung mga lumulutang. Ibabalik natin yung takip at palalambutin na natin yung beef natin. At babalikan ko po kayo after 1.5 hours. Ilalagay lang natin siya sa low heat. Yan. Antayin po natin siya ng 1 oras at kalahati. Salamat po. Ngayon guys, tapos na yung 1 oras at kalahati. Patayin na natin yung timer. Ibuksan ko na siya. At malambot na siguro itong ating beef. Ayan, malambot na ito. Oh. Lalagay ko na yung kalabasa natin at lalakasan na natin ng konti yung apoy. Lalagay na natin siya sa medium heat. Pakukuluan muna natin itong kalabasa at lulutuin natin para lambutin natin ng konti. Bago natin nilagay yung ibang gulay. Okay, tatakpan ko siya ulit para lumambot yung kalabasa natin. At ngayon, medyo napalambot na natin yung kalabasa. Ayoko naman kasi siyang masyadong madurog, kaya bubuksan na natin. Titingnan natin siya. Yan. Yung kalabasa dito, manipis lang sila eh. Kaya medyo madali lang silang palambutin. At sa tingin ko, okay na sila. Lalagay ko na tong ating beef bouillon. Pang dagdag flavor. At saka itong ating green beans. Pakukuluan din ulit natin siya ng mga 2 minutes. Okay guys, tatakpan ko ulit siya. Ngayon malambot na yung ating green beans. Lalagay na natin yung repolyo at saka yung pechay. I-half-cook lang naman natin sila. Okay. Kukuluan pa natin siya ng konti. Babalik ko yung takip. Okay guys, open na natin. Luto na yung ating beef nilaga.
with kalabasa. Ayan na siya. Ayan, maganda yung gulay natin. Medyo half cook lang, hindi masyadong malambot. Okay, tikman natin kung okay na yung lasa niya. Kulang na kulang lang ng konting-konti. Maglalagay lang ako ng 1/4 teaspoon ng ano, ng salt. Pakukuluan pa natin siya ng konti kasi naglagay tayo ng konting asin. Tunawin lang natin yung asin na nilagay natin. At pwede na natin siyang i-plate, okay? Okay guys, luto na itong ating nilagang baka. Pwede na natin i-off yung apoy. At mag-plate na tayo. Okay guys, ito na po yung ating nilagang baka or beef nilaga with kalabasa. I-try nyo po ito guys, napakasarap po nito, tamang-tama po sa mga bata. Kasi magbabalance po yung tamis ng kalabasa at yung alat ng ating sabaw. Kaya napakasarap po nito guys, subukan nyo po kung di nyo pa natatry. Hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. At paki-check na po yung other videos natin. Thank you so much po ulit guys. Ingat po tayong lahat. God bless po. Ito na po yung ating nilagang baka na may kalabasa. O nilagang baka with a twist. Kasi nilagyan natin ng kalabasa. Okay, maraming salamat po ulit. Ingat po tayo.